ito nga mga kaabi, finally nagawa ko rin yung gusto kong gawin. Actually, halos isang taon yung inintay natin para lang syempre makapag-acquire at the same time paida rin itong mga pinaris natin sa mga import natin. Bale, ito yung hen dito sa kabilang side is imported Etienne de Bruxelles. Ito naman yung cock dito, imported Etienne de Bruxelles din. Pinaris ko sila mga kaabi sa mga family na mga OLR champions dito sa Pilipinas na magaganda rin ang bloodlines. Tapos, nagustuhan ko rin yung ibon mismo kasi marami ako na-acquire na galing sa family ng mga winners sa OLR, pero silang dalawa yung pinaka nagustuhan ko. Ayan, so namili lang ako. And eto, pakilala ko nga sa inyo yung cock. Eto, this is 2 times in breed ng Japan. Ayan. Bali, yung tatay niya, yung mismong first overall OLR champion sa RMC. Tapos, ang pinaris una sa tatay niya is yung full sibling na finisher ng North. Nilabas yung nanay niya. Tapos, binalik ulit sa tatay niya, kaya 2 times in breed. Ayan. Tapos, eto naman, yung imported Etienne de Bruxelles natin. Ayan. So, eto is, ang bloodline niya is talagang solid Japan. Ayan, medyo late maturing, pero at least ngayon, kahit pa paano, natyaga, umaris na rin, finally. Medyo may edad tong cock na to kaysa dito sa hen. Ayan, medyo inaaway-away niya pa nga, hindi pa sanay. Pero kanina, akala ko magme-mate nung una natin finilm. And then, eto yung cock. Eto yung imported Etienne de Bruxelles natin na galing sa family ni Armstrong. Bali, yung mga yan nga, mga kahabis, 2015 banded, kaya hanggat maaari, sinusulit natin hanggat nagpo-produce sila ng maayos. Ayan, bali ito, ideally, ang pairing ko na to ginawa ko is for projects. Ayan. Pakilala ko pa muna pala itong hen. Hindi ko pala nakapakilala. Itong hen, ang tatay niya naman, yung first overall champion sa RVA OLR, PHA RVA OLR, and that's a PHA pang 9th overall yata. Ayan, tapos ang bloodline niya, Jutsi, madiin sa Jutsi. Ang champion kasi, yung tatay niya, anak ng bebe yon cross 4 times Tacloban. Tapos yung tatay niya, nag-MacArthur. And then yung nanay niya, binalik sa pinsan nung lola niya. Sa lahi ng kay Jutsi na bebe. Ayan, yung nanay niya naman, bebe cross Abuyog. Bali, parang ano to, line breed bebe na bloodline ni Jutsi. Ayan, maganda tong ibon. May lipad din to. Actually, kasama siya sa mga tinatawag na mga MacArthur Partaker Supersat winner nitong nakaraan na tigil ang karera. Though, hindi nga umabot ng MacArthur naman talaga. But still, ayun nga, kahit pa paano, maganda rin yung nilipad. Alam ko, area winner din to. Ayan, no? Gusto na rin mag-meet nito eh. Ayan, so ideally mga kabi, ang project ko dito is for OLRs. Kaya nga pinarisan ko yung mga imports natin ng mga winner ng OLR. Ayan. So, gusto kong gawin tong apat na ibon. Gusto kong gawing isang ibon tong apat na ibon. Ayan, so yun yung isang project ko. At the same time, gusto kong ilagay tong apat na ibon na to sa isang kulay na ano, na maganda-ganda at gusto rin natin ilaro sa OLR. Kaya nasabi ko, maglilipad ako ng OLR dito sa Pilipinas ng mga dilutes. Ay, abangan nyo kung anong kulay yung ipaparas ko dito kasi maganda ang dilutes din. Kapag may cock ka na dilute, pinaris mo sa non-dilute, magpuproduce ng mga hen. So bata pa lang, alam mo na kung sino yung sisingsingan mo ng pang OLR mo kasi ako, mas trip ko maglipad ng ano, ng hen. So basically, yung mga short down or yung mga kalbong sisiw ang sisingsingan ko ng pang OLR. Ayan, so lagay ko yung pugad nila para ano, mas mag-nesting na sila. Preparation for breeding, yan. So ayan mga kabi, nalagay ko na yung pugad nila. Ayan. Kaya nasabi ko sa inyo, kapag kaumpisa na ganyan, talaga ilalaglag pa nila yung karamihan sa buhangin na yan, sa bedding. Pero kagandahan dyan, ayan. Parang grits din nila yan, papapakin din nila. Ayan. So ayan, abangan natin mga kabi. Bale, ito, breeding for stock lang to. Ang materialis ko, katulad na nandito sa taas, ayan.
Ayan, so sarap tingnan, no? Ibibreed na ulit tayo. Ayan, maraming salamat sa panonood ng video na ito, mga kabi. Stay safe and God bless po.